Mic test, mic test. Kumusta mga kabayan? Ngayong araw ay itetest natin ang built-in mic ng GoPro Hero 9 at ikukumpara natin ito sa media mode at external microphone. Tara! Magandang araw mga kabayan! Nagbabalik po ang inyong kabayan na si Wendell. At kung bago po kayo sa channel na ito, ito nga po pala ay channel namin ng aking asawa na si Yen Yen. Magkasama po kami gumagawa ng mga vlog at kung ano pang mga videos. Pero paminsan-minsan, gumagawa po ako ng mga solo videos para mag-review ng mga products kagaya po nitong GoPro Hero 9. So yun nga, ngayong araw ay itetest po natin ang built-in mic ng GoPro Hero 9 at ikukumpara po natin ito sa media mod at external microphone na Rode Video Micro. Kaya wag na po natin patagalin mga kabayan. Let's go! Ayan, marahil hindi nyo po napansin mga kabayan, pero simula pa lang po ng video na ito ay gamit ko na po ang Hero 9 without any external microphone at walang nakakabit na media mod. So ang gamit ko lang po talaga dito is ang built-in microphone ng GoPro Hero 9. So kayo na po ang humusga mga kabayan. Comment down below kung sa tingin nyo ay okay ba ang pickup ng built-in mic sa aking boses. And by the way mga kabayan, hindi po natin i-edit or i-enhance ang quality ng audio nito pagdating sa editing para talaga pong accurate ang ating mic testing mga kabayan. So ito nga po mga kabayan ang quality ng aking boses pag nasa harap ng camera. Ngayon titingnan naman po natin ang quality ng boses ko pag nasa likod ng camera. So ayan. So ayan mga kabayan, ito po ang quality ng boses ko pag nasa likod ako ng camera. Makikita nyo na medyo madilim po ang langit ngayon mga kabayan. Napakalamig. Kanina napakalakas po ng hangin pero ngayon medyo tumigil. So medyo tahimik po ngayon mga kabayan. At buti na lang hindi masyadong maulan ngayon. So yan po mga kabayan ang quality ng boses ko pag nasa likod naman ng camera. Ayan, ngayon naman mga kabayan, ipakinggan natin ang quality ng boses ko kapag medyo umatras tayo ng konti sa camera. So ipapatong ko po itong camera dito sa puno at aatras tayo ng mga ilang hakbang. Atras ako ng isang hakbang mga kabayan. Pakinggan po ninyo kung may nagbago pa sa quality ng boses ko. Nako, umuulan na po mga kabayan, naabutan na ako ng ulan. Atras pa po ako ng konti. Ayan, so mga nasa tatlong hakbang na po ang layo ko mula sa camera. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa po ako ngayon mga kabayan. Ayan, nababasa na po ako. So sana naririnig nyo pa po ang aking boses. So ayan mga kabayan, narinig nyo ang quality ng boses ko kapag medyo malayo dun sa camera. So yan po mga kabayan ang quality ng boses ko gamit ang built-in mic ng GoPro Hero 9. At ito na rin po mga kabayan ang gagamitin nating basis sa pagkukumpara natin mamaya dun sa media mode at external microphone. Ayan, so medyo magpatila lang tayo ng ulan mga kabayan tapos balik tayo gamit naman natin ang media mode. Alright, thank you! Ayan mga kabayan, nakakabit na po ang ating media mode dito sa ating Hero 9 mga kabayan. At habang tinitest po natin ang mic nitong media mode, bigyan ko lang kayo ng konting information about this accessories. Okay? Nabili ko po itong media mode mga kabayan dito sa UK ng 80 pounds. At naghanap-hanap ako sa Lazada pero wala pa akong makitang media mode at the time of this recording. Pero according sa website po ng Yugatech, nagkakahalaga po ito ng around 4,800 pesos dyan sa Pilipinas mga kabayan. At para po maikabit natin yung ating Hero 9 sa media mode, kailangan po nating i-open at tanggalin itong ating battery cover. So i-snap lang po natin yan mga kabayan. Then i-open natin ang media mode. Makikita natin na meron siyang USB Type-C. So ito yung ipapasok natin sa ating camera. Then close lang natin yung media mode until you hear a click to make sure na secure na siya mga kabayan. Okay, kung mapapansin nyo po mga kabayan, since tinanggal po natin ang battery covering nitong ating Hero 9, hindi na po siya waterproof kapag nakakabit itong ating media mode mga kabayan. But according to GoPro, ito daw pong media mode is weather resistant. So maybe safe siya sa mga water splash, sa mga ambon-ambon. But still ingat pa rin mga kabayan dahil hindi na nga siya waterproof.
So ito naman mga kabayan yung parts na makikita natin sa ating media mod. Sa side andyan po ang ating power button at sa taas naman ang ating shutter button. Meron na rin po siyang kasamang dalawang cold shoe mount, isa sa taas at isa sa gilid. At meron na rin siyang kasamang directional microphone. Just to let you know mga kabayan, ang harap at likod ng ating directional mic ay hindi sabay na gumagana. So sa settings po, meron kayong option kung ano ang gusto nyong priority, whether it's the front mic or the back mic. So sa ating video ngayon mga kabayan, of course, ang priority natin is yung front microphone. Sa likod naman ng media mod mga kabayan, makikita natin ang tatlong iba't ibang saksakan. Ito po mga kabayan ay ang ating 3.5mm mic port, USB Type-C port, at yung tinatawag na HDMI out port. At itong media mod mga kabayan ay meron din kasamang foam cover para pang suppress sa mga wind noises. Kagaya po ngayon mga kabayan, medyo mahangin po ang paligid at nakakasira din po ito ng ating audio. Kaya ikabit din po natin itong ating foam cover. Ayan mga kabayan, nakakabit na po ang ating foam cover. Tingnan po ninyo kung ano yung difference niya. Siguro hindi na po siya ganun kalakas pumick up ng boses mga kabayan, pero I think mas malinis na po yung audio natin kasi nabawasan na yung mga wind noises because of the foam cover. Okay, so ayan, medyo umiinit na nga po talaga mga kabayan, sumisikat na ang araw natin, wala nang ulan. I-try naman natin ang microphone nitong media mod kapag umatras tayo ng konti. Mga tatlong hakbang papalayo ulay mga kabayan. So once again, ipatong uli natin ito sa ating puno. And at this moment mga kabayan, nakakabit pa rin ang ating foam cover, tatanggalin ko muna. So I'm gonna test it without the foam cover. Tapos lalayo tayo ng konti mga kabayan. Ayan mga kabayan, gamit pa rin po natin ang media mod without the foam cover. Nandito po, hawak ko ngayon ang foam cover. Ayan, napakaganda na ng sikat ng araw. Unlike kanina, umuulan. Okay, naririnig nyo pa ba ako mga kabayan? Alright. So ngayon naman mga kabayan, ikabit naman natin itong ating foam cover and let's see kung naririnig pa rin tayo kahit na tatlong hakbang na tayo papalayo sa ating camera. Okay? Ayan mga kabayan, naririnig nyo pa rin ba ako mga kabayan? Once again, nakakabit po ang ating cover and I'm using the media mod at this moment. Napakalamig. Naninigas na po ang aking mga kamay mga kabayan. I hope naririnig nyo pa rin ako mga kabayan. Muli, hindi ko pa rin po i-edit ang ating audio mga kabayan para talagang accurate ang ating mic testing. Okay? So there you go mga kabayan. Yan po ang ating media mod with and without the foam cover. And now, ikabit naman natin ang ating external microphone, which is the Rode Video Micro. Okay? There you go mga kabayan, nakabit na po ang aking external microphone na Rode Video Micro. At dahil medyo mahangin po ang paligid ngayon mga kabayan, ikinabit ko na rin po yung kanyang dead cut. Kaya nga lang ang problema, ikitang kita sa camera yung dead cut mga kabayan. At ito din po yung main problem ko nung simula akong ginamit itong Rode Video Micro dito sa aking Hero 9. Pero ang pinakamabilis na remedyo dito mga kabayan is instead na ilagay mo sa taas yung microphone, sa gilid ko po siya nilalagay mga kabayan, kagaya po nito. Ayan, di ba? Kitang-kita kaagad ang malaking pagbabago mga kabayan. Hindi na masyadong nakikita yung ating dead cut. One more thing that you need to do, instead na iset nyo sa wide ang view ng camera, iset nyo lang po ito sa linear or narrow. That way, hindi na masyadong nakikita yung ating dead cut. So kung yung GoPro nyo mga kabayan is steady lang or nakakabit siya sa tripod, talagang hindi na nakikita yung dead cut. Pero kung you're using it for vlogging kagaya ngayon, so pag gumagalaw kayo ng konti, medyo nabibend po yung external microphone. As a result, medyo sumisilip pa rin po yung dead cut natin sa camera mga kabayan. But ang permanent solution po nito mga kabayan is kailangan yung gumamit ng extender kagaya po nito. Ang ginagawa po ng extender mga kabayan, medyo inaangat niya ng konti yung placement ng external microphone nyo. That way, hindi na po siya nakikita sa camera.
And kung so far nag-i-enjoy at natututo kayo sa video na ito mga kabayan, please huwag nyo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo mga kabayan. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. So ito nga pong road video micro mga kabayan is nagkakahalaga siya ng around 3,700 pesos sa Lazada. So ito pong road video micro mga kabayan ay isang uri ng directional microphone, meaning kung saan lang po siya nakaharap, eh dun lang po siya nakaka-pick up ng audio. So kung itatry po nating iharap to sa ibang side or ibang direction mga kabayan, kagaya nito, nasa likod na ako ng microphone, hindi niya na ako masyadong naririnig or hindi niya na masyadong napipick up yung boses ko. Kasi nga kung saan lang siya nakatutok mga kabayan, dun lang siya nakaka-pick up ng audio. So, ganun po gumagana ang isang directional mic mga kabayan. Alright, so balik na naman tayo dito sa puno mga kabayan. Ipatunguli natin siya sa puno para itest naman natin yung quality ng boses natin kapag medyo malayo tayo sa camera. Okay? And mga kabayan, once again, we're 3 steps away from the camera. Naririnig nyo pa po ba ako? Okay pa rin po ba mga kabayan ang pick up ng microphone sa aking boses? And since nandito na rin po tayo mga kabayan, itest na rin po natin ating external microphone without the use of dead cut. Okay? Tanggalin natin yung dead cut. Alright mga kabayan, natanggal na natin yung dead cut. So ano po masasabi nyo? Mas nagbago ba yung ating quality ng boses? I'm sure pag humangin po ngayon ng malakas, masisira po yung quality ng audio natin. Kasi yun po yung isa sa mga weakness nitong road video micro na kapag nagsalita ka without the dead cut mga kabayan at napakalakas ng hangin, super masisira talaga yung quality ng audio ko. Okay, so I'll try to go back as well, 3 steps away from the camera. Naririnig nyo pa po ba ako? As expected mga kabayan, kapag humangin po ngayon, masisira po yung quality ng boses ko. Okay? Ayan mga kabayan, nakabit na po uling ating dead cut. Ayan, makikita nyo. Nakikita pa rin siya sa screen, di ba? So there you go guys, napakinggan na po ninyo ang quality ng ating mga microphone. And to sum it all up mga kabayan, here's the final comparison of our 3 microphones. Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po ang inyong kabayan na si Wendell. At kung bago po kayo sa channel na ito, ito nga po pala ay channel namin ng aking asawa na si Yen Yen. Magkasama po kami Ayan mga kabayan, nakakabit na po ang ating media mod dito sa ating Hero 9 mga kabayan. At habang tinitest po natin ang mic nitong media mod, bigyan ko lang kayo ng konting... And kung so far nag-i-enjoy at natututo kayo sa video na ito mga kabayan, please huwag nyo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo mga kabayan. Hit nyo na rin yung notification bell. There you go mga kabayan, nakita at narinig po ninyo ang aking ginawang microphone testing sa ating Hero 9 media mod at external microphone na Rode Video Micro. My final thoughts mga kabayan is, since GoPro was primarily made as an action camera, understandable lang po kung hindi ganun kaganda ang quality ng kanyang built-in microphone. But with the help of media mod na meron ng kasamang built-in microphone, mas may improve po nito ang kanyang audio. At kung hindi pa po yun enough mga kabayan, ang media mod is merong 3.5mm mic port na kung saan pwede kayong maglagay ng mas magandang quality na external microphone kagaya nga po nitong Rode Video Micro. At hanggang dito na lang din po ang video ko ngayon mga kabayan. Kung nagustuhan po ninyo yon, i-like at i-subscribe nyo na ang channel na ito. Hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag meron akong bagong video. At papasok na po ako ng bahay dahil umuulan na mga kabayan. Ay! Ay!